Hi guys, welcome back to my channel. Sa mga nakasubscribe na sa akin, welcome back. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, welcome kayo sa channel na to. Para sa vlog natin ngayong araw, kakaiba naman, magbablog tayo at magre-review tayo ng tungkol sa Laban Up. Ito ang isang probiotic drink dito sa UAE na sikat. At maraming umiinom nito dahil maganda to sa katawan natin. May health benefits to para sa sikmura, sa tiyan, at sa digestive system natin. So, titikman natin to ngayon, itong brand ng Dubai. Dahil maraming iba't ibang brands dito ng Laban. Ang titikman natin ngayong araw, itong red na Safa Sweet Lassi. Magkaiba sila ng lasa nito at saka nito. So, try natin. So, dati, nakikita ko to lagi sa mga supermarket, pag nag-grocery kami, pag binibili ako sa supermarket. Tinitingnan ko lang siya kasi curious ako kung bakit ganito ang pangalan niya. Diba? Sa ating mga Pilipino, ang laban ay, alam mo na kung ano ibig sabihin ng laban bilang Pilipino. Laban, fight. So, may up siya. Hindi ko alam kung bakit ganito yung pangalan, pero yung laban may pinagmulan na word to base sa research ko. Ang spelling talaga nitong laban is L-E-B-E-N. Sikat siya sa mga Arabic countries at iniinom nila to at talagang ginagawa nila tong gatas na to para sa kagagandaan ng kanilang digestive system. So ang laban is fermented milk, probiotic drink siya, parang sa atin, Yakult. Pwede mo inumin ng Yakult na parang ibang other drinks lang. Ganon din ang laban na. Iniinom ko to lagi pag paglas kong kumain o kaya pag trip ko lang, pag gusto ko lang inumin. Kasi nung unang tikim ko dito, hindi ko siya nagustuhan talaga. Kasi hindi ako sanay, para siyang lasang maasim at may pagkamaalat. Yogurt kasi siya. So, lahat ng health benefits ng yogurt ay nandito rin. Ganon din ang benefits ng laban up. Ano lang siya, malabnaw na parang fresh milk. Gatas talaga siya. So, try natin to. Dahil ang talagang iniinom kong Laban Up, yung brand ng Laban Up ay yung Safa. Ito, yung Safa. Ito kasi ang nakita ko kahapon sa grocery. Itong red lang, na ganito ang size. Pero meron ding blue na ganito ang size din. Kaso ang hinahanap ko, ganito kalaking size ng ganitong brand. So, ito lang nakita ko na ganito ang size. Itong brand na to. Ang amoy niya, maasim. Maasim ang amoy. Tapos, kitang-kita nyo dito, punong-puno yung bote. Ayun. Punong-puno yung bote ng laman. Talagang sulit na sulit ang isang pakito. Nga pala, pag bumili kayo ng Laban Up, ang expiry date nito ay pwede mo siyang i-consume for 2 weeks lang. At hindi ka nasosobra dun. Yun lang ang days para makonsume siya. Kaya dapat i-consume mo na agad para fresh pa. Maasim siya sa una. Kung hindi ka sanay uminom nito, may isip mo ayaw ituloy kasi kakaiba siya sa lasa, maasim nga at may pagkamaalat. Pero malalasahan mo pa rin na lasa siyang gatas at lasang yogurt kung kumakain ka naman ng yogurt, so magugustuhan mo to. Ang dahilan kung bakit umiinom tayo nito, kasi una-una nga yung health benefits para sa tiyan. Pangalawa, nakaka-refresh. Pag ikaw ay nauuhaw, maganda siyang pangtanggal ng uhaw. So ito, hindi ko ito mauubos kasi hindi ko kayang ubusin ito ng isang inuman lang. So ito naman, tikman natin. Ang alam ko, matamis to. Sa ibang cafeteria dito, ginagawa nilang shake to. Bine-blender nila. Tapos sinaserve nila sa customers. So hindi ko alam kung may nilalagay pa silang ibang ingredient pag nag-blender sila, pag nag-shake sila sa restaurant. Pero yung lasa, parehas na parehas lang. Yun nga lang, pag nilagay nila, pag sinerve nila to sa restaurants at may blender na ginamit, nilagay sa blender, nagiging foamy yung texture nito. So para mabuksan to, ganito lang. Nakikita niyo yung araw to. Itong araw na to. Kailangan mo lang siyang iganto. Yan. Tapos, itulak mo to. Itong part na to. Push mo siyang ganyan. Tapos, hilahin mo ng ganyan. Yan.
kakaiba sila ng amoy. Dito, pag binuksan mo yung sweet lassi, maamoy mo na matamis siya talaga. Kasi ang lasa nito, matamis siya kumpara dito sa Laban na talagang maasim, wala kang matitikman na matamis. Matamis siya. Walang alat, walang asim. Matamis lang. Yun ang lasa nito. Kasi favorite kong brand tong Sapa. Yung Laban nila na kulay blue, yun ang gusto ko sa brand ng Sapa. Ito yung drink na bago sa akin ngayon at lagi akong bumibili nito. Kumpara noon kasi hindi ko talaga alam kung anong lasa nito. Wala akong idea hanggang sa tinry ko. Tapos sa unang tikim ko, hindi ko nagustuhan. Pero dahil nga nalasahan ko na siya at ulit-ulit ko siyang ininom, na-furious ako at inubos ko. So nagustuhan ko naman siya. Sigurado magugustuhin niyo rin to. So yun lang yung maiksing review tungkol sa Laban Up. Ito ay Dubai brand. Pwede rin kayong tumikim ng ibang brand nito. Merong Almaray, may Alin, yung Safa. Pero almost the same lang naman yung mga lasa nila. Ang price nito is, nabili ko to kahapon ng 3 dirhams lang. Tapos ito, mabibili mo to ng feels lang. Yung feels dito ay parang cents sa Pilipinas. Like 90 feels or almost 1 dirham. Ano ba ang probiotic? Siguro naman familiar kayo sa word ng probiotic. Ang probiotic yung parang sa Yakult. Kung naririnig niyo na dinedescribe ang Yakult as probiotic drink. Yun, good bacteria. Ang probiotic ay friendly bacteria. Maganda to sa tiyan natin, sa digestive system. Good bacteria siya. So, kailangan mo siyang i-consume. Sa experience ko, madalas na akong uminom nito simula nung nakalasa ako nito. Lagi ko siyang ininom at wala namang side effects, bad effects sa katawan. So yun guys, dahil nakita nyo na yung review ko ng Laban Up, siguro naman makukonvince na kayong bumili nito at tikman ito kung nandito kayo sa UAE. Kung nagustuhan nyo tong video na to, like nyo lang video, comment kayo kung may suggestions kayo, and share nyo yung video, subscribe na rin kayo guys, para sa mas marami pang content. Thank you and goodbye!